Manalangin po tayo. Aming banal na Ama, na puspos ng biyaya at pagmamahal, taos-puso kaming nagpapasalamat sa iyo sa pagliligtas sa amin sa pamagitan ng iyong mahalagang biyaya, kapangyarihan at pag-ibig, at sa paggabay sa pagturo sa amin na mamuhay sa natitirang bahagi ng aming buhay sa iyong banal na katawan, ang Iglesia. Tulungan mo po kaming mapagtanto at malaman kung gaano kadakila ang biyaya at pagmamahal na natanggap namin mula sa Panginoon sa aming pang-araw-araw na buhay. Maliwanagan nawa kami at gabayan ang bawat isa at hayaang ang natitirang bahagi ng aming buhay sa mundong ito ay maging isang mahalagang buhay na nagsusukli ng kanyang biyaya para lamang sa kalwalhatian ng Diyos. Sa biyaya ng Panginoon, nagsasagawa kami ng summer retreat ngayong taon. Lubos ang aming pagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon na tumutulong sa amin upang matapos ang lahat ng mga schedules ng walang anumang kahirapan hanggang sa huling araw. Nawa samahan kami ng Espiritu Santo at kumilos sa natitirang oras ng araw na ito upang higit pang tulungan at gabayan kami na makibahagi at manalangin ng sama-sama sa mahalagang gawain ng pagpapadala ng maraming kaluluwa kay Kristo at pagluwalhati sa iyo. Umaasa at hinihiling din namin sa Panginoon na alalayan kami hanggang sa wakas ayon sa kanyang dakilang kapangyarihan, biyaya at pag-ibig upang ang lahat ng nagtutulungan ay hindi mapagod. Punan at patnubayan ang lahat ng natitira naming oras ng mahalagang sandali na nagpapakita lamang ng iyong kalwalhatian at hinihilingin namin ito ng buong pagtitiwala sa iyong banal na Espiritu. Samahan at tulungan mo po kami. Nananalangin kami sa pangalan ni Jesus na nagligtas at pumaprotekta sa amin. Amen. Tignan po natin sa mga awit 144 verse 3 at 4. Mga awit 144 verse 3 at 4. Kung nahanap na, basahin natin ng sabay-sabay. Panginoon, ano ba ang tao upang siya'y iyong kilalanin o ang anak ng tao upang siya'y iyong isipin? Ang tao ay katulad ng hininga, gaya ng aninong nawawala ang mga araw niya. Sa oras na ito po ay sinasagawa sa Gongchu ang ika-anim na retreat na nagsimula kahapon. Kasama natin ang Panginoon at maraming tao ang nagsumikap na maisagawa ang unang limang retreat ng walang anumang kahirapan. Maraming salamat at talagang magpapasalamat po ako kung makakasama namin kayo sa pagdarasal na walang anumang hindi ka nais-nais na mga pangyayari ang maganap sa mga nalalabing oras at para sa maraming nawawalang kaluluwa na makabalik sa Panginoon. Ngayon, sama-sama nating pag-isipan ang Biblia na tumutuon sa mga awit 144 verse 3. Panginoon, ano ba ang tao? Ang awit 144 ay isinulat ni David. Kung titingnan natin yung verse 3 at 4, ito'y parang kabiguan o kahirapan ng buhay. Ano ang saysay ng buhay? Maaari nating isipin na ang buhay ay walang kabuluhan dahil sinabi ng Biblia na ang lahat ng ito ay para lamang isang aninong lumilipas. Upang ipaliwanag ang tanong ni David, anong uri ng pag-ibig meron ng Diyos para sa taong ito kung ang kanyang buhay ay tila walang kabuluhan at walang halaga? Sa ibang kahulugan, hindi masyadong malayong sabihin na ang tanong ay, sino ka Diyos na nagmamahal sa mga tao? Kung mas pag-iisipan natin yung tanong na ito, ito ay parang sino ang Diyos at bakit mahal na mahal niya ang mga tao? Sa huli, ang sagot sa tanong ay ang kalwalhatian ng Diyos. Ang tanging dahilan kung bakit nananatili ang mga tao at mundo ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang mga tao para sa kanyang kalwalhatian. Kung titingnan natin ang lipunan ngayon, kapansin-pansin ang ugali ng mga tao ay naging napakalupit at hindi mapigilin.
Pumapatay ang mga tao gamit yung kutsilyo dahil sa galit. At kapag napapagalitan ng magulang yung mga anak na late nang umuwi, sinasaksak niya yung kanyang magulang hanggang sa mamatay. At binubugbog ng mga bata sa elementarya yung kanilang guro hanggang sa mamatay o kaya naman ay magpakamatay yung kanilang guro. Nakikita natin yung kaguluhan. Nakikita rin natin yung pagkasira ng lahat ng relasyon ng tao. Hindi lamang po ito sa Korea. Nagiging pangkaraniwang tanawin na ito sa buong mundo. Bakit nagiging ganito ang mga tao? Hindi kasi nila alam kung ano ang tao. Tinanong ni David, "Panginoon, ano ba ang tao?" At wala ni isang tao na talagang makakasagot ng tama sa tanong na iyon. Hindi po yung mga pilosopo. Hindi rin po yung mga rehilyoso. Hindi rin yung mga scholar ang talagang makakasagot ng tanong, yung tanong na kung ano ang tao. Ang tanging aklat na tumutukoy sa isang tao ay ang Biblia. Kung hindi alam ng tao kung sino siya, masama ang ugali niya at nagiging walang kabuluhan ang kanyang buhay. Kaya nga kung hindi alam ng mga tao kung sino sila, masama yung ugali nila at nagiging walang kabuluhan ang kanilang buhay. Hindi niya alam o hindi nila alam ang layunin at kahalagahan ng buhay o kung bakit nga ba sila nabubuhay. Kaya tayo ay nabubuhay sa mga huling araw ng mundo kung saan ang mga tao'y walang katuturan sa kanilang sariling mga isipan. At sila ay nagagalit at inilalabas ito sa ibang mga tao. Ngunit kung alam talaga ng mga tao kung sino sila, kung bakit sila nasa mundo, kung ano yung layunin ng kahulugan at kahulugan ng kanilang buhay, hindi po sila mabubuhay ng gayong paraan. Yung Biblia po ay komplikado. Ito ay isang hindi manipis na aklat. Ito ay isang medyo makapal na aklat na may maraming mga tauhan at kaganapan. Gumawa tayo ng mabilis na buod ng Biblia. Sa Biblia na kung saan maraming mga tauhan at kaganapan. Kaya naman, gumawa tayo ng mabilis na buod ng Biblia at tatawagin ko silang mga tauhan upang mas madali natin itong maunawaan. Yung tauhan na ito, apat po sila. Apat. Una, ang tao. Pangalawa, si Satanas. Pangatlo, si Jesus. Pang-apat, mga Kristiyano. Malinaw na sinasagot ng Diyos sa Biblia na ang tao ay nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nabubuhay tayo upang luwalhatian ng Diyos. Ang mga tao ay hindi nag-evolve mula sa mga unggoy. Anong ginagawa ni Satanas? Si Satanas ang nagnanakaw ng kaluwalhatian ibinigay ng Diyos sa tao. Si Jesus ay naparito sa lupa upang ibalik ang kaluwalhatian ng Diyos na inalis ni Satanas. Sa wakas, yung mga Kristiyano ay ang mga nakatanggap ng kaluwalhatian na hinahangad pabalik ni Jesus. Kaya ang pangunahing itinala ng Biblia ang mga kwento ng apat na taong ito. Kaya sa mensahe ngayon, isipin natin ang mga tanong na o yung tanong na ano ang tao? Ano ang buhay? Sa pamagitan ng pananaw ng kaluwalhatian ng Diyos, kaya una, ang tao na nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, isang nilalang na ninakaw ang kaluwalhatian ng Diyos. Pangatlo, ang pagpapanumbalik ng kaluwalhatian ng Diyos. At pagkatapos, pang-apat, nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pag-usapan natin ang tungkol sa apat na bahagi. Susubukan ko pong matapos ito sa oras.
Kaya una, kailangan natin pag-isipan ang nasa Biblia. Sa Isaiah 43:7, sinabi ng Diyos, "Bawat tinatawag sa aking pangalan, sila na aking nilikha ay para sa aking kalwalhatian, oo, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa." Napakalinaw ng Biblia na sinasabi ng Diyos, ano ang tao? Siya ay nilikha para sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya kung babasahin natin ang Bagong Tipan, kung babasahin natin yung mga awit, ang mga awit ay patungkol sa pagpupuri sa Diyos, hindi po ba? Ang pangunahing tema ng mga awit ay ang kalwalhatian. Kaya si Kristo ay dumating sa mundong ito para sa kalwalhatiang iyon. At tinupad niya at niluwalhati ang Diyos Ama. Sinasabi sa Juan 17:4, "Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin." Kaya sinabi ng Biblia ng anak ng Diyos na niluwalhati maging ng Ama at ang mga naniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos ay niluwalhati si Jesus at sa pamagitan nila ay niluwalhati ang Diyos. Kaya naman po sa Efeso chapter 2 verse 6, sinasabi at tayo'y muling binuhay na kasama niya. Pinapasok tayo ng Panginoon sa kalwalhatian ng Diyos na siyang pinakamahalagang layunin kung bakit niya tayo ginawa. Gayunpaman, kung susubukan nating isipin ang kalwalhatian ito ng Diyos at tingnan ito sa pamagitan ng Biblia, talagang mahirap itong ipaliwanag dahil sa napakalawak ng saklaw nito. Kaya sa halip na pag-usapan ang tungkol sa mga detalye ng kalwalhatiang iyon, pag-usapan natin ngayon mula sa pananaw na pagnakaw ng kalwalhatian ng Diyos at muling mahanap ito. Hindi madali para sa atin na maunawaan ang kalwalhatian ng Diyos, ngunit isipin natin ito sa ganitong paraan. Kung merong isang hari at merong isang reyna, wala silang parehong itsura o parehong kapangyarihan. Ngayon, yung reyna ay nakaupo kasama ng hari sa parehong lugar, sa parehong posisyon, at iyon ang itsura ng kalwalhatian niya. At iyon ang gustong ibigay ng Diyos sa atin, na ginawa niya tayong maupo sa tabi niya sa lugar ng kalwalhatian. Kung titingnan nga natin doon sa Ezekiel chapter 28 verse 13, ito ay patungkol kay Lucifer. At ang Lucifer na ito ay ginawa niyang maganda sa pamagitan ng 10 mahalagang bato, puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ang lugar na labis na hinahangad ni Lucifer, ito yung nilikha ng Diyos para sa perpektong kagandahan at ganap na kalwalhatian, ay ang lugar na hinahangad niyang maging kapantay ng Diyos. Sa mas madaling salita, makikita natin na ito ang lugar na nais ibigay ng Diyos sa mga tao. Sa pamagitan ng pagpapakita ni Lucifer, maunawaan natin ang kalwalhatiang nais ibigay ng Diyos sa mga tao ay kamangha-mangha na kahit si Lucifer na nilikha sa malwalhating paraan ay naghahangad ng posisyong iyon. Ang pagnanasa ni Lucifer ay nagbigay sa atin ng isang sulyap sa kalwalhatian na nais ibigay ng Diyos sa atin. Hindi ito ang kalwalhatian na iniisip natin sa mundo. Sinasabi ng Biblia na ang kalwalhatian ng Diyos ay hindi material, oras at kalawakan, kundi isang walang hanggang kalwalhatian. Hindi natin alam ang mga detalye ng kalwalhatian to, ngunit ang buhay ni Jose ay nagbibigay sa atin ng isang sulyap kung saan ito katulad. Kung tayo ay tinatanong o kina-counsel, isa sa mga tanong na madalas nating tinatanong ay bakit pa tayo sinugo ng Diyos sa mundo? At hindi ko alam, hindi ko man hinihiling at bakit kailangan kong dumaan sa napakaraming paghihirap. Madalas itong tinatanong ng mga tao. Kapag dumadaan tayo sa hirap ng buhay, madaling magtanong sa Diyos, "O Diyos, hindi ako ipinanganak dahil sa gusto kong isilang sa mundong ito. Isinilang ako sa mundo dahil sa iyong kadakilaan. Kaya bakit naghihirap ako sa aking buhay?" Sinasabi natin ito, hindi po ba? Maging pagkatapos nating maligtas. Kung titingnan natin ang buhay ni Job, bakit dumating ang kanyang mga matinding pagsubok at kapighatian? Pinupuri niya ang Diyos at namumuhay nang hindi nagkakasala sa Diyos. Ngayon, ang si Job ay labis na sinusubok at ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay kinuha ng mga magnanakaw at ang kanyang 10 anak ay namatay sa isang araw at siya ay napuno ng mga sugat mula ulo hanggang talampakan at kayurin ang kanyang sarili ng piraso ng basag na palayok mula sa bubong, sinabi ng kanyang asawa na sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na.
At ang mga kaibigan ni Job ay dumating at sinabi, pinarusahan ka ng Diyos dahil sa nagkasala ka sa Diyos. At paulit-ulit nilang sinasabi iyon. At ano ang sagot ni Job? Kung gayon, sinumpa niya ang araw na siya ay ipinanganak. Sabi niya, maglaho nawa ang araw na ako'y isilang. Kung namatay lang sana ako sa sinapupunan ng aking ina, hindi ko na sana kailangan makita ang lahat ng problemang ito. Bakit sinumpa ni Job ang araw na siya'y sinilang ng ganito? Dahil ang kanyang buhay ay hindi madali, dahil ito ay mahirap, dahil may pagdurusa. Ang pangunahing dahilan kung bakit ang lahat, maging ligtas o hindi ligtas, ay nagtatanong, bakit ako ipinadala ng Diyos sa mundo? Ito ay dahil ang buhay ay napakahirap. Kung masaya ang buhay mo, gaya ng nakaupo ka sa posisyon ng isang reyna na katabi ng hari, kung talagang nakaupo ka sa posisyon ng isang reyna, hindi ka gaanong magagalit sa Diyos. Kung lahat ng ginagawa ko ay maganda at masaya at maunlad at walang paghihirap at ganitong uri ng buhay ko, hindi ko sasabihin bakit ako ginawa ng Diyos sa ganitong paraan at pinasasaya ako ng husto. Tama po ba? Subalit, kung may kahirapan at pagdurusa tayo, doon tayo nagre-reklamo sa Diyos, hindi po ba? Tignan po natin ang saglit sa Genesis 41. Sa Genesis 41, si Jose matapos siyang ibenta sa Ehipto, matapos siyang maging alipin, pagkatapos niyang makulong ay binigyan ng kahulugan ang panaginip ng paraon. At habang binibigyan kahulugan ni Jose ang panaginip, sinabi ng paraon ang tungkol sa kalooban at plano ng Diyos. Sa Genesis 41 verse 35, tipunin nilang lahat ang mga pagkain nitong dumarating na masaganang taon at ikamalig ang mga trigo sa ilalim ng kamay ng paraon bilang pagkain ng mga bayan at itabi ang mga ito. Ang pagkain ay magiging laan para sa lupain sa 7 taong tagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain dahil sa tagutom. Ang mungkahi ay kinatuwa ng paraon at ang kanyang mga lingkod. Kaya't sinabi ng paraon sa kanyang mga lingkod, makakakita kaya tayo ng isang taong kagaya nito na kinakasihan ng Espiritu ito ng Diyos. Sinabi ng paraon kay Jose, yamang itinuro sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito at walang matalino o pantas na gaya mo, ikaw ay magiging pinuno sa aking bayan at ayon sa iyong salita ay susunod ang aking buong bayan, tanging tungkol lamang sa pagkapari, magiging mataas ako sa iyo. Sinabi ng paraon kay Jose, ikaw ay inaatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. Inalis ng paraon sa kamay niya ang kanyang singsing at inilagay sa kamay ni Jose at siya'y sinuutan ng pinong lino at inilagay ang isang kwintas sa gitna ng kanyang leeg. Siya ay pinasakay niya sa karwahe sa naaraw na ikalawang pinakamataas na pinuno at sila ay sumigaw sa unahan niya, lumod kayo, sa gayo'y inilagay sila bilang puno ng buong lupain ng Ehipto. Pagkatapos ng panahon ng pagdurusa ni Jose, 13 taon po yon, halos kapantay na niya ngayon yung paraon bilang pinuno ng Ehipto. Hindi siya naging katulad ni paraon, ngunit siya ay naging punong ministro na may parehong kapangyarihan na mayroon si paraon. Ngayon, lagi po tinuturo ng Biblia na mayroong kalwalhatian pagkatapos ng pagdurusa. Ngayon kung isipin natin yung 13 years na paghihirap ni Jose, hindi kaya sinumpa ni Jose yung kanyang kapanganakan? Mas gugustuhin ko pang hindi na isilang kaysa mabuhay sa bilangguan ng ganito. Maring nanalangin siya sa Diyos ng ganito, gaya ni Job, Diyos ko, bakit mo ako dinala sa mundong ito? Ngunit pagkatapos sa mga panahon na iyon, siya ay naging punong ministro sa Ehipto sa isang magdamag, sa isang sandali. Magtatanong pa din ba siya sa Diyos kahit na naging punong ministro na siya? Mga kapatid, kapag ang kalwalhatian ay ibinigay, lahat ng mga paghihirap ay lilipas. Kahit na nabubuhay tayo sa mundong maraming paghihirap, hindi natin iisipin ang pagdurusang iyon bilang isang pagdurusa kapag pumasok na tayo sa kalwalhatian ng Diyos, sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil hindi ito mabuting bagay. Nag-asawa si Jose at nanganak at ipinanganak ang panganay na si Manases. Ito yung sinabi ni Jose pagkatapos niyang maipanganak si Manases. Makikita natin ito dun sa verse 51. Sa verse 51 ng Genesis chapter 41.
Tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manase sapagkat sinabi niya, ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking paghihirap at ang buong sambahayan ng aking ama. Ang pagdurusa ay wala ng kahulugan kapag ibinigay ang kalwalhatian tama. Ang mga oras kung saan nararanasan natin ang mga pagdurusa na ang paghihirap na iyon mismo ay napakahirap, maari nating sabihin na mas mabuti pang mamatay. Mas mabuti pang hindi ako ipanganak. Ngunit pagkatapos na lumipas ang lahat ng pagdurusa at ipagkaloob yung kalwalhatian, ang lahat ng pangapagdurusa ay baliwala na. Darating ang oras na kakalimutan natin ang lahat ng iyon. Kung pag-iisipan natin ang bagay na ito, maiisip natin na ang kalwalhatian ay tulad nito. Ang kalwalhatian. Naging pinuno si Jose sa Ehipto sa loob lamang ng magdamag. Ang lahat ng bagay na sinabi ni Jose, maging sa pagbili o pagbenta ng pagkain ay nakasalalay sa salita ni Jose. Sa kanyang salita ay maaring mabuhay ang isang bansa o mamatay ang isang pamilya. Hindi ba't malaking kapangyarihan yon? Ibinigay iyon ng Diyos kay Jose at ang kalwalhatian ng Diyos ay ganun din. Sinabi niya na kung papasok tayo sa kalwalhatian ng Diyos, bibigyan niya tayo ng parehong anyo ng Diyos, ng parehong kapangyarihan ng Diyos at kahit na hindi tayo maaring magkaroon ng otoridad, sinasabi niya na ibibigay niya sa atin ang katulad ng ganitong kamanghamanghang kapangyarihan. Kaya nga sinabi ng Diyos na tayo, ang mga ligtas na Kristiyano ay hato sa mundo at mga anghel. Gaano kalaking kapangyarihan iyon? At ang katotohanan ng bagay ay ang kalwalhatiang iyon ay naghihintay sa atin. Nilikha ng Diyos ang lahat ng tao para sa kalwalhatiang iyon. Gayunpaman, kung ikukumpara natin ang buhay na ating ginagalawan ngayon, hindi lamang ng buhay ko, kundi pati ang buhay ng mga taong nasa paligid ko at mga taong naninirahan sa mundong ito, hindi ito may hahambing sa kalwalhatian ng Diyos. Magigibang kalwalhatian kung ang isang tao ay pagsasaksakin ang tao hanggang kamatayan? Ang mga karumal-dumal na ginagawa ng lalaki sa kapwa-lalaki at babae sa babae, iyon ba ay kalwalhatian ng Diyos? Ang mga bagay na ito ay napakalayo sa kalwalhatian ng Diyos. Kung gayon, bakit ang mga nilalang na ito ng Diyos na nilikha para sa kalwalhatian ng Diyos ay nabubuhay sa napakamiserabling buhay? Na gumagawa na kahit na mga hayop ay hindi ginagawa. Tinatawag ito ng Biblia na kasalanan. Tingnan natin sa Roma chapter 3. Verse 23. Roma chapter 3 verse 23. Roma chapter 3 verse 23. Basahin po natin ang sabay-sabay. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kung babasahin natin yung verse na ito sa ibang paraan, nangangahulugan na kayang abutin ng tao ang kalwalhatian ng Diyos bago sila nagkasala. Sinasabi niya rito na maaring maabot ang kalwalhatian ng Diyos ay naging imposible na na maabot ang kalwalhatian ng Diyos dahil sa paggawa ng kasalanan. Ang kasalanan ay pumasok sa mundo nang bumagsak si Adan sa pagsubok sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sinasabi dun sa Roma chapter 5 verse 12, kaya't kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ito ang anyo ng kasalanan na nagdala ng kamatayan sa isang tao at bilang resulta ng paggawa ng kasalanan, ang mga tao ay lubhang nabago. Una, paano nagbago ang anyo ng tao? Nagbago ang lupaing tinitirhan ng tao. Doon sa Genesis chapter 2 verse 9, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin. Gayunpaman, sa pamagitan ng kasalanan ng tao, sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 17, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Ngayon ang tinik, dawag ay lumabas pagkatapos noon. Ang lupain ay isinumpa. Sa umpisa, yung lupain kung saan tayo nakatira ay hindi isang lupaing isinumpa. Ito ay lupain ng biyaya, lupain ng kagalakan. Ito ang kahulugan ng Eden, hindi po ba? Ngunit dahil ang tao ay nagkasala o nakagawa ng kasalanan, ang lupaing ito ay isinumpa. At gayon din ang likas ng tao ng una na ito ay isang likas na mabuting.
Anong ibig sabihin ng likas na mabuti? Isang likas na mabuti, nakakalugod na gawin ang kalooban ng Diyos. Ngunit paano nagbago ang mabuting likas na iyon? Nagbago ito sa isang likas na pagkamakasalanan. Ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong likas na paggawa ng kasalanan mula sa sinapupunan ng ina. Sa Awit 58:3, sinasabi, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinalungian ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Kung ikukumpara natin ang tao sa pagsasalita ng katotohanan at pagsasalita ng kasinungalingan, ang tao ay higit na nagsasabi ng kasinungalingan. Ayon sa statistics, alam niyo po ba na nagsasalita ng 200 na beses ng kasinungalingan ng isang tao? Malaking bilang po iyon. Kung gayon, ilang salita ng katotohanan ang kanilang sinasabi? Minsan nga hindi sila nagsasalita ng totoo kahit isang beses sa isang araw. Ngayon, ano ang nagbago? Ang puso ng tao, ito ay nagbago. Sa simula pa lamang, ang puso ng tao ay tamang puso na dapat mapuspos ng biyaya ng Diyos. Subalit, pagkatapos na magkasala, ang puso ng mga tao ay puno ng kasamaan at ang kaululan ay nasa kanilang puso hanggang sila'y nabubuhay at pagkatapos niyon ay nagtutungo sila sa kamatayan. Ito ang masamang tao. Ang pusong ito ay pumasok sa puso ng tao. Kaya nga doon sa Marcos chapter 7, sinasabi na sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, pakikiapit, pagnanakaw, pagpaslang, at ito ang nakakapagparumi sa tao. Naging wala ng kabuluhan ang isipan ng tao. Dahil nito, pinaniniwalaan nila na ang bagay na hindi Diyos bilang Diyos at pinaglilingkuran ito. Ginawa nila yung mga hayop na sa halip kainin ay pinaglilingkuran nila ito bilang mga Diyos. Ang mga bagay na ito ay nangyayari pa din sa kasaysayan ng tao. At ang tao na nilalang upang makapasok sa kalwalhatian ng Diyos, ang tao ay naging miserableng nilalang na ipinanganak bilang isang makasalanan, nakakagawa ng kasalanan at kapag sila'y namatay, gaya ng sinasabi, yamang itinakda sa mga taong mamatay na minsan at pagkatapos ito ay paghukom, nakatakda silang mahatulan at sa huli ay mapupunta sa impyerno. Mga kapatid, kung iisipin po ninyo ang tungkol sa hindi nakakaabot na kalwalhatian ng Diyos, marami po itong ibig sabihin. Dahil ang tao ay naging makasalanan kaya hindi siya nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin na siya ay mga at sila ay mga sinumpa. Nawala ng paraan kundi itapon sila sa impyerno. Ganito po tayo noon. Tayo pong lahat ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Tingnan natin po sa Roma chapter 1 verse 21. Roma chapter 1 Roma chapter 1 verse 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, sila ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Ang tao ay nilikha para sa kalwalhatian ng Diyos, hindi upang makilala lamang ang Diyos, kundi upang siya ay luwalhatiin din. Dahil ito ang kalwalhatian ng Diyos. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang kanilang mga puso at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Ito po yung una sa aspeto tungkol sa kanila na mga hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos at sa mga nabubuhay sa ganitong sitwasyon. Binago nila yung kalwalhatian ng hindi nasisirang Diyos sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira o ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang at nabubuhay silang iniisip na sila ay mga matatalino sa kanilang sariling paraan. Mga kapatid, kung ating titignan ang mundo kung saan tayo nabubuhay ngayon, ang kaalaman sa pag-aangat ng pisikal na kaginawaan at makamundong mga bagay ay lubusan ng umunlad. Hindi ba ito na yung panahon ng ang sibilisasyon kung saan ang pagiging makasarili ng mga tao ay umabot na sa kasukdulan? Sinasabi ng mga siyentipiko na hindi nila alam kung hanggang kailan aabutin ito. Hindi nila alam kung hanggang saan aabutin ang paglago ng kaalaman ng tao.
Ang mga tao ay nabubuhay ng masigit na masagana at komportable, ngunit sa kabilang banta, mentally ay hindi sila masagana. Hindi na nila nakikilala ang tao kung sino sila. Sinasabi pa nila na sa unggoy raw nang galing ang tao. Hindi nalalaman ng tao ang layunin ng buhay at kahulugan nito. Actually, 30 or 40 years ago, bago pa man napaunlad ng tao ang siyensya, mayroong karaniwang tanong ang tao, ano nga ba ang buhay? Bakit nga ba nabubuhay dito? Ito madalas na tanong ng mga tao. Hindi lang ito tanong ng mga pilosopo, maging mga ordinaryong tao, tinatanong din ito. Ngunit ngayon, wala nang nagtatanong nito. Dahil ito na ang mundo kung saan hindi na tayo matututo. Mabilis na magkaroon ng mga tao ng kaalaman patungkol sa sanlibutan, pero sa realidad, wala namang natuturo ng kaalaman patungkol sa Diyos. Maging kaalaman patungkol sa tao. At kahit saan, wala nang sino man ang natututo nito. Bakit po? Maging yung mga tao na nagtuturo ay nabubuhay na walang alam tungkol dito. Hindi na nila kilala yung tao at hindi ba parang ipinapakita nila na yung mga tao ay parang mga hayop. Ito yung panahon kung saan ang kalwalatian ay hindi na sisirang Diyos ay napalitan ng imahe ng kahawig ng tao. Tingnan natin sa Roma chapter 1 verse 26. Dahil dito ay hinahayaan sila ng Diyos sa mga makahalay na pagnanasa, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa dilikas. At gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae ay nag-alab ang kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. Sila na mga nilika para sa kalwalatian ng Diyos ay nabubuhay na ayon sa natural na pagkaayos ng bagay. Mga kapatid, tingnan ninyong tahimik ang kalikasan. Maliban sa mga tao, ang lahat ng mga hayop at mga halaman na nilalang ng Diyos ay nabubuhay ng ayon sa natural na pagkakaayos. Yung tubig po ay umaagos mula sa taas papunta sa mababa. Yung tubig ba umaagos ng mula sa baba pa itaas? Hindi po. At kung ganun, ay magiging itong saluhat. Hindi na ito natural. Sa mga hayop, ang mga babae at ang mga lalaki ay nagtatalik at nagkakaanak. Ito po ay natural lamang. Yung mga bulaklak sumisibol sa panahon ng tagsibol, yung mga dahon ay nalalaga sa panahon ng taglagas, at ang mga niebe ay bumabagsak sa panahon ng taglamig. Hindi ba ito yung natural? Gayunpaman, ang pagkasira ng mga bagay na ito ay pagsalungat na nangyayari. Sa kasamaang palad, ang panahon na kinabubuhay natin ngayon ay hindi na natural. Kundi ito ay salungat na. Bakit? Sila na mga hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos ay hindi nabubuhay naturally kundi salungat. Sinasabi doon sa Mateo chapter 5 na ang Diyos ay nagpapasikat ng araw at nagpapaulan ng pantay-pantay sa lahat ng tao. Subalit sa katapusan ng panahon, hindi nakatulad nito. Sa kapilang dako ay umuulan ng malakas, samantalang sa kabilang dako ay sobrang init kaya nagkakaroon ng sunog sa kagupatan. Ito po ang itsura. Hindi ito po ba ay itsura ng natural? Hindi po. Kaya nga sinabi doon sa Amos chapter 4 verse 12, sapagkat aking gagawin ito sa inyo, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos o Israel. Sinasabi po ito ng Diyos. Palaging may parusa sa kanila na hindi nabubuhay na ayon sa katotohanan at nabubuhay na salungat dito. Para doon sa susunod na verse, sa verse 28, at palibhas ay hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat, napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Meron ditong 21 na mga kasalanan na nakasulat sa verse 31, hanggang doon sa verse 31. Mga kapatid, wala itong kinalaman sa kalwalatian ng Diyos. Itong klase ng mga kasalanan na ito ay walang kinalaman sa kalwalatian ng Diyos. Gayunman, sa huling araw, ang mga kasalanan ito ay palala ng palala o palaki ng palaki. Sa huling panahon, kung saan tayo nabubuhay, lahat ng mga relasyon ng tao ay mawawasak. Kaya ang tao ay susubukang mabuhay na nag-iisa, nang siya lamang. Hindi sila nakikipag-usap sa iba, nahihirapan silang magkaroon ng relasyon sa iba, at nahihirapan silang magsama.
Kapag makakita ko ng ganito, iniisip ko na yung retreat natin talagang nakakamangha kasi mayroong mahigit na 10,000 na katao ang nangangaral ng salita ng Diyos sa loob ng 3 gabi at 4 na araw para sa isa lamang layunin na may isang puso at pag-iisip. Nakikipag-usap sa iba, nakikibahagi at tumutulong sa bawat isa ng walang anumang pagtatalo, ito ay tamang paraan kung bakit nilikha ng Diyos ang tao. Nag-aaral po ako ng kaunti patungkol sa sales. Ang isang sale po ay mayroong 100,000 na siliya. Ito po yung parang maliit na buhok dun sa sale. Meron pong mga 100,000 ito sa isang sale. Hindi po ba nakakamangha ito? Mga kapatid, nakikita ba ng mga mata ninyo yung mga silya na ito? Ang hindi nakikitang sale na mayroong 100,000 na silya. Yung 100,000 na mga silya ay mayroong komunikasyon sa iba pang mga sales. Nakakamangha, hindi po ba? Gayunpaman, nawawala yung mga silya ng hindi malusog na sales. Nababawasan yung siliya ng mga 10,000 to 20,000 hanggang tuluyan itong maging cancer cell. Yung cancer cell, kahit na nag-iisa, ay mabilis na dumami. Hindi ba pareho ito sa lipunan natin kung saan tayo nabubuhay ngayon? Ang tao ngayon ay mayroong ugnayan sa bawat isa bago pa man lubos na umunlad yung ating sibilisasyon gaya nito. Kaya naman, nakasanayan natin na magbigay ng rice cake at beans, hindi po ba? Subalit, nabubuhay na tayo ngayon sa panahon na sobra ng masagana kaya nga hindi na nila pinahihintulutan ang sino man na pumasok sa kanilang bakuran. Ganito na po ang panahon natin ngayon. Ito na ang sitwasyon sa mga huling panahon kung saan yung kalwalhatian ng Diyos ay lubos nang nawasak. Lahat ng relasyon ay wasak na. Maging ang relasyon sa kapwa at Diyos ay wasak na. Kaya naman, nawasak na yung lahat ng relasyon na ito. Tingnan natin sa 2 Timoteo chapter 3. Chapter 3 verse 1, babasahin ko po. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kapigatian. Bakit ba nagdurusa yung mga tao? Doon sa verse 2. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Walang anumang pagdurusa kung ibigin natin ang ating kapwa. Kaya tulad din ng sinasabi ng kautusan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo. Ang relasyon sa pagitan ng Diyos ay napakahalaga. Gaya nito, iniibig natin ng buo ang Diyos at ang ikalawang utos naman po, ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Walang pagdurusa ang darating kung sa ganitong paraan tayo mabubuhay. Ang pinakaunang pagdurusa sa huling araw ay ang tayo magiging maibigin sa kanyang sarili. Ang relasyon ng tao ay sa kanyang kapwa ay lubusang mapuputol na. At iibigin nila ang mga bagay na walang buhay gaya ng pag-ibig sa salapi. Dapat isipin ng tao ang kanyang kapwa. Ang tao ay dapat na umibig sa kanyang kapwa. At ang ibig sabihin nito ay magagawa nilang ibigin yung tao, yung mga hayop, yung mga alagang hayop. Anyway, pareho lang naman po ito, yung mga hayop o yung mga alagang hayop. At magagawa nating ibigin o ibigin ng mga tao yung mga halaman mula sa pag-ibig niya sa kanyang kapwa. Iyon yung natural o yung normal na larawan ng tao. Subalit yung mga tao sa panahon ngayon ay mabilis nang iniibig yung mga hayop, pera, yung mga halaman nang hindi man lamang magawang ibigin yung mga tao. Ito ay dahil ang kanilang relasyon para sa tao ay lubos nang naputol. Pinalaki nila ang kanilang mga sarili bilang mga mayayabang, mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang. Maging ang relasyon nila sa kanilang mga magulang ay nasira na po. Lalong-lalo na sa ating bansa ngayon, hindi ba nabubuhay tayo sa napakasaganang panahon? Subalit, wala silang pagpapasalamat sa panahon. Sila'y laging nagre-reklamo.
walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirampuri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, hindi maibigin na mabuti, mga taksil. Matigas ang ulo, ang talagang sumisira sa mga relasyon. Sinabi ng Diyos sa atin na ang panahon ng kalungkutan ay darating sa huling araw. Sa tingin ninyo, bakit ang mundong ito ay naging kagaya ng sinabi ng talatang ito? Ang rason, dahil ang kalwalhatian ng Diyos ay inagaw. Tayo na mga ginawa para sa kalwalhatian ng Diyos ay inagaw. Ang kanyang kalwalhatian ay inagaw. At tayo nabubuhay ng gaya ng nakasulat sa 2 Timoteo chapter 3. Hindi nilikha ng Diyos ang tao upang mamatay sa huli. Sinabi niya, itinakda sa mga taong mamatay na minsan, subalit hindi niya nilikha ang tao upang mamatay. Pakiusap, huwag kayong malito. Hindi niya nilikha ang tao upang mamatay at magkasala. Sa simula pa lamang sa Biblia, naginawang matuwid ng Diyos ang tao. Subalit ang mga bagay ay naging walang kabuluhan nang magsimulang iwan ng tao ang kalwalhatian ng Diyos sa halip na sundin ang kanyang salita ay namuhay ng naayon sa kanya. Sa halip, sila ay naging laban sa Diyos. Kaya hindi na nila alam kung sino sila at bakit sila nabubuhay. Ano yung layunin ng kanilang buhay? Hindi ko alam kung alam niyo yung salitang YOLO. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng YOLO? Ang ibig sabihin nito ay you only live once. Mamuhay ka kung paano mo gusto. Dahil ang tao ay minsan lang mabubuhay, ang ilan ay nagsusumikap na isang kaaya-aya at nakakalibang na buhay hanggang sa sila'y mamatay. Sila na may ganitong pag-iisip ay namumuhay ng gaya ng YOLO. Ito'y dahil wala silang pakialam sa iba. Iniiwan nila ang kalwalhatian ng Diyos kay Satanas. Subalit, hindi iniwan ng Diyos ang mga nang iwan sa kanyang kalwalhatian at nabuhay. Hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang kalwalhatian sa iba. Ang Diyos ay nagnanais na ibigay ang kanyang kalwalhatian sa tao, hindi sa iba. Maging sa mga anghel ay ayaw niyang ibigay ang kanyang kalwalhatian. Kaya nga ang ilang mga anghel ay nahulog at naging si Satanas o ang Diablo. Kaya nga inagaw ni Satanas ang kalwalhatian para sa tao. Subalit sinabi ng Diyos na hindi niya iiwan ang kalwalhatian kinuha ni Satanas. Ipinangako niyang tiyak na ipapanumbalik niya ito. Tingnan natin Isaiah chapter 42 verse 8. Isaiah chapter 42 verse 8. Ito ay nasa Lumang Tipan, page 1018, Isaiah chapter 42, verse 8. Basahin natin ang sabay-sabay. Ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibinibigay sa iba ang aking kalwalhatian o aking mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Hindi ko binibigay ang aking kalwalhatian sa iba. Ano pong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, ibabalik niya ito. Hindi iiwan ng Diyos ang kanyang kalwalhatiang inagaw sa kanya dahil sa pagsuway ng tao. Ito'y tiyak na ibabalik niya. Tingnan din natin doon sa chapter 48, verse 11. Chapter 48, verse 11. Babasahin ko po ito, chapter 48, verse 11. Alang-alang sa akin, aking gagawin niyon sapagkat paanong lalapastanganin ang aking pangalan at ang kalwalhatian ko sa iba'y di ko ibinigay. Ibig sabihin na tiyak na ibabalik niya ito. Ang pinakamahalagang paraan upang maibalik ang kalwalhatian ng Diyos ay sa pamagitan ng kaligtasan. Kaya nga sinasabi ng mga awit 21 verse 5, sa pamagitan ng iyong pagliligtas, dakila ang kanyang kalwalhatian. Mga kapatid, dahil ang kalwalhatian ng Diyos ay inagaw, ang mga taong nilikha para sa kanyang kalwalhatian ay mapupunta sa impyerno. Kaya kung anong dapat nating gawin upang akayin silang papunta, yung mga pupunta sa impyerno, pabalik sa kalwalhatian ng Diyos? Dapat may sumagip sa mga taong papunta sa impyerno. Ano itong nagliligtas sa mga papunta sa impyerno? Hindi ba ito yung kaligtasan? Ang kaligtasan ng kaluluwa? Sinong pumunta sa mundo upang isakatuparan ng kaligtasan ng kaluluwa? Si Jesus, upang ipanumbalik ang kanyang kalwalhatian. Ito'y si Jesus na dumating sa mundo dahil dito.
Kaya nga, sinabi ni Jesus na siya'y bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Ang dapat nating isipin tungkol kay Jesus ay ang malinaw na maunawaan na si Jesus ay Diyos, hindi kagaya ng Diyos. Ang Diyos ay may tatlong persona, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Isinugo ng Diyos ang Ama, ang Diyos Anak sa mundo. Hindi ako naparito mula sa aking sarili, kundi sinugo ako. Sinabi niya na siya ay naparito sa mundo ito upang isakatuparan ang kalooban ng Ama. Ano ang nilalaman ng pagsasakatuparan ng kalooban ng Ama? Ang patawarin ang kasalanan ng tao, sa ibang salita, upang ipanumbalik ang kanyang kalwalhatian na iniwan ng tao. Ito yung kaligtasan. Kaya nga mas higit pa niyang ginawang dakila ang kalwalhatian sa pamagitan ng kaligtasan. Ang unang paraan para sa makasalanan na iwan ang kalwalhatian ay ang pumasok sa kalwalhatian ng Diyos. Ito yung makatanggap ng kaligtasan ng kaluluwa. Ang maligtas ang kaluluwa, pinatawad ni Jesus ang ating kasalanan magpakailanman. Pinatawas niya yung past, present, and future na kasalanan ko magpakailanman. Sa pamagitan ng paniniwala sa katotohanan ito, tayo'y makakapasok muli sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi dahil masipag akong pumunta sa church o namumuhay na maayos, meron lamang isang kondisyon. Ipinanumbalik ni Jesus ang kalwalhatiang inagaw at ang tanging paraan upang mapasa atin ay ang maniwala. Kaya paulit-ulit itong sinasabi sa Biblia. Kaya nga si Jesus ay naparito sa mundo upang ipanumbalik ang kalwalhatian na inagaw. Sa ibang salita, siya ay naparito upang iligtas ako. O kaya naman, patawarin ang lahat kong kasalanan. O ito'y din nakakalugan, siya ay naparito upang ibalik ang kalwalhatian ng Diyos. At sa katotohanan, ipinanumbalik ni Jesus ang inagaw na kalwalhatian. Kaya nga doon sa krus, sinabi niya, natupad na. Ang gawain na itinalaga sa kanya ng Diyos Ama ay naisa katuparang lahat. Sa ibang salita, na ipanumbalik niya yung kalwalhatian na inagaw ng sa kanya. Sa ibang salita ulit, pinatawad niya ang lahat ng kasalanan ng tao. Tinapos niya ang kaligtasan. Lahat ng ito ay magkakaparehas ang kahulugan. Ginawa ito ni Jesus, mga kapatid. Kapag sinasabi nating tayo'y ligtas na, nalilito yung mga tao na pinaniniwala ang natanggap natin ng kaligtasan sa pamagitan ng ating mga sarili. Subalit, ang tao ay walang kakayang isakatuparan ng kanyang sariling kaligtasan. Bagamat ang tao ay madaling magkasala, wala siyang anumang kakayahan upang lutasin ang kanyang kasalanan. Ganito ang tao. Ang Diyos ay gumawa ng tupa at ang katangian ng isang tupa ay ang kakayahang iwan ang pastol. Subalit wala itong kakayahang bumalik sa pastol. Kaya nga kailangan siyang matagpuan ng pastol. Ganito tayo. Tayo yung mga taong may kakayahang iwan ng Diyos, agawin tayo ng kalwalhatian ng Diyos at magkasala laban sa Diyos. Subalit wala tayong kakayahang ayusin ito. Hindi ang tao ang makakalutas nito, kundi ang Diyos. Tignan natin sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Kung titignan natin, titingnan natin kung paano kinain ng tao ang bunga ng punong kawin ng pagkakilala ng mabuti at masama at nagkasala, eksaktong naging nating makikita kung ano tayo. Genesis chapter 3 verse 7. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad, magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Sinaway ng tao ang Diyos at kinain ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang unang ginawa nila pagkatapos nila ay nagtahi. Pagkatapos nilang makain, ay nahiya sila at nagtahi ng dahon ng igos at ginawa nilang panakip ng kanilang kahiyan. Ito ang unang ginawa nila. Yung pangalawa naman ay dun sa verse 8, narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon, nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoon sa mga punong kahoy sa halamanan. Ang ikalawa, ang nilang ginawa, kung iisipin natin, ay ginawa rin natin ng mga bata tayo. Maaring nagtatago tayo kapag tayo ay nagkasala. Hiyang-hiya. Sigurado akong may isa o dalawa tayong naalalang ganitong mga bagay nung tayo mga estudyante po. Kapag hindi natin nagawa yung homework sa bahay habang pumapasok tayo sa school, ano yung tumatakbo sa ating isip? O sana masunog yung school ngayon. O kaya naman, iniisip natin, sana may sakit ang teacher ngayon. Pero hindi yun nangyayari, tama po ba?
Ano yung susunod na sunod nilang ginawa? Inihayag ng Diyos yung kasalanan at inilantad at kinausap sila tungkol sa kasalanan. Yun yung sa verse 11. At sinabi niya, sino nagsabi sa inyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyo na huwag mong kakainin? Ano yung ikatlo? Doon naman sa verse 12. Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa akin ay na makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy ay ito'y kinain. Nagdahilan. Kanino ba kayo nagdadahilan? Sa Diyos? At pagkatapos sa tao, gaya nito, gumagawa tayo ng kasalanan at pagkatapos ay mahihirapan sa buhay. At yung unang papasok sa isip natin ay nagkasala ako dahil sa taong iyon. Kung hindi dahil sa taong iyon, hindi ako gagawa niyon. Gumagawa tayo ng dahilan. Bakit ba nilapit sa akin ng Diyos yung taong iyon? Kung hindi yun nangyari o hindi lamang ipinanintulot ng Diyos, hindi sana ako nagkasala. Ito yung parehong ginawa ni Adan. Nagkakasala tayo at hindi tayo makaalis sa cycle na ito. Gayunpaman, sa tatlong bagay na ginawa, hiningi ba ng tao yung kapatawaran ng Diyos? Hindi. Diyos, nagkasala ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Sinabi ba ito ni Adan? Hindi. Hindi niya ito sinabi. Nagkasala yung tao, gumawa ng problema, pero wala siyang kakayahang solusyonan nito. Maging yung pagnanais na ayusin ito ay wala sa tao. Ganito talaga tayo bilang tao. Kaya sa gayong paraan, nawala yung kalwalhatian ng Diyos sa atin at nagkasala tayo. Yung Diyos, yung nagpapanumbalik ng lahat ng ito. Hindi tayong mga tao. Ginawa lahat ito ng Diyos. Kaya ano yung unang bagay na ginawa ng Diyos para sa tao? Gumawa ang Diyos ng kasuotang balat na at sila'y dinamitan. Kasuotang balat. Ngunit yung ginawa ng tao, yung ginawa ni Adan ay damit na gawa ng dahon ng puno ng igos. Gayunpaman, ginawa ng Diyos si Adan at Eva ng kasuotang balat. Ano yung pagkakaiba ng dalawang damit? May isa lamang pagkakaiba. Walang dugo sa damit na ginawa ng mga tao dahil sa dahon ng puno ng igos. Walang buhay na inialay. Pero yung damit na ginawa ng Diyos para sa kanila ay gawa sa patay na hayop. At meron itong dugo. Upang mapatawad ng Diyos yung kasalanan ni Adan at Eva, kinuha ng Diyos yung walang salang hayop at pinatay ito. At pagkatapos ay binalatan ito at isunuot sa kanila. Kaya ito yung nagtakip ng kanilang kahiyahiyang kasalanan. Ngayon, nalalaman natin ito, ito ay anino ni Jesus. Sino ang gumawa ng damit? Sila ay dinamitan ng Diyos. Hindi sila gumawa ng sarili nilang kasuotang balat. Kaya yung Diyos yung nagpatawad ng mga kasalanan. Hindi yung tao ang nagsabing, Diyos, nagkasala ko, pakiusap, patawarin mo ang aking mga kasalanan. Hindi, dahil nito, kaya pinatawad tayo ng Diyos. Hindi po. Laging nagkakasala yung tao at wala man lamang pagnanais na masolusyonan ito. Kaya nga, yung Diyos yung gumawa na mapatawad yung kasalanan ng mga tao. Yung Diyos yung nagkasatuparan ng ating kaligtasan. Hindi ganap na naisakatuparan ng tao yung kaligtasan. Bakit? Kasi hindi man lamang natin ito pinag-iisipan. Ngayon yung hiwagang ito ng balat ay ipinaliwanag doon sa Genesis chapter 4 sa mga handog ni Abel at Cain. Kaya nga doon sa Genesis chapter 4 sinabi roon na naghandog si Cain at si Abel. Lubhang nagalit si Cain at pinatay yung kanyang kapatid na si Abel. Bakit? Hindi tinanggap ng Diyos yung handog ni Cain. Ngunit tinanggap ang handog ni Abel. Hindi ito sinasabi sa lumang tipan, hindi sinabi kung bakit, pero nakasulat ito sa Hebreo chapter 11 verse 4. Sinabi doon, sa pananampalataya si Abel na nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sinabi dito na tinanggap ng Diyos yung handog sa pananampalataya. Kaya sa pananampalataya. Saan nakuha ni Abel ang pananampalatayang ito? Kung pag-iisipan natin, yung magkakamag-anak na sina Adan at Eva ay pagkatapos silang mapaalis dun sa halaman ng Eden, paano ngang hindi nila masasabi sa kanilang mga anak ang tungkol doon? Yung tungkol din doon sa kasulatang balat
Siyempre po, may ibahagi nila ito. At nang marinig nito ni Abel, naunawaan niya ito. Ah, dapat dumanak ang dugo upang makalapit sa Diyos. Buhay dapat ang ihandog upang mapatawad ang mga kasalanan. Sinabi doon sa Roma sa istres sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sinabi ng matuwid na kautusan ng Diyos na kung ikaw ay magkasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi ito eksaktong sinabi sa Lumang Tipan, ngunit maaring maunawaan ito ni Abel sa pamagitan ng kasuotang balat na pinatay yung panganay na tupa dahil sa kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos at sinabi, Panginoon, nakaharang yung aking mga kasalanan sa iyong harapan, ngunit tignan mo ang dugo ng patay na tupang ito at patawarin mo ang aking mga kasalanan. Kung paanong pinatawad mo ang kasalanan ng aking mga magulang. Ganito lumapit si Abel sa harapan ng Diyos. Nagtiwala at umasa lamang siya sa dugo. Ito ay higit na ipinaliwanag sa kautusan ng paghahandog sa Lumang Tipan. Ngayon, yung kautusan ng paghahandog sa Lumang Tipan ay isinulat ng detalyado sa Exodo, Levitico, Bilang at Deuteronomio. Kung mababasa ninyo yung kautusan ng paghahandog sa Lumang Tipan, ito ay napakakomplikado at mahirap. Mahirap alamin kung ano yung mga dapat gawin, yung orinihal na ibig sabihin ng handog at yung gagawin ng isang tao mapatawad yung Diyos ng Diyos yung kasalanan na nagawa niya. Pero dito sa Korea, meron chusok tuwing Lunar New Year. Tinatawag ito ng mga tao na handog. Ito rin ay bahagi ng paghahandog. Gayunpaman, yung eksaktong kahulugan ng paghahandog ay yung makatanggap ng kapatawaran sa harapan ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Kung gayon, para mapatawad ang mga kasalanan sa harapan ng Diyos, dapat ba tayong maghandog ayon sa sarili nating pag-iisip o ayon sa kalooban ng Diyos? Subalit naghahandog yung mga tao ayon sa kanilang sariling kalooban. Kaya mukhang mas lalong pinahirapan ng Diyos yung kautusan ng paghahandog. Yung ibig sabihin nito, kung nais mong mapatawad ang iyong mga kasalanan, dapat kang sumunod sa mga hakbang na ito. At pagkatapos ay patatawarin kita. Ito yung sinasabi ng Diyos, hindi ka dapat maghandog ng ayon sa sarili mong pag-iisip. Pero yung mga Israelita ay naghandog sa Diyos ayon sa kanilang sariling pag-iisip sapagkat sapat na maghandog ng ganitong karami. Hindi naman natin kailangan maghandog ng komplikado. Tatanggapin naman ito ng Diyos. Tingnan natin. Sa Malakias chapter 1, tingnan natin sa doon sa dulong bahagi ng Lumang Tipan, Malakias. Babasahin ko po yung Malakias chapter 1 verse 6. Verse 6 hanggang 8. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ang mga utusan ang kanyang amo. Kung ako nga ay isang ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? At kung ako ay isang amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga pari na humahamak sa aking pangalan, inyong sinasabi, paano namin hinahamak ang iyong pangalan? Kayo'y naghahandog ng maruming pagkain sa aking dambana, ang inyo at inyong sinasabi, paano ka namin nilalapastangan? Sa inyong sinasabing, ang hapag ng Panginoon ay hamak. Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog ang mga iyon sa gobernador. Masisihan kaya siya sa iyo o pakikitaan ka niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Naghahandog sila sa Diyos sa mga bagay na walang halaga maski sa tao. At sinasabi, sapat na ito. Hindi naman kailangan malinis o walang dungis at saka mga patay na handog naman ito kaya hindi kailangan malinis. Naghahandog sila sa Diyos ayon sa sarili nilang pag-iisip. Ano ang gaya nito sa panahon natin? Ito yung mga relyosong tao na hindi naunawaan yung pag-ibig ng Diyos. Yung pagpunta sa church tuwing Sunday ay kaligtasan na para sa kanila. Lahat ng ito ay kaisipan ng tao. Sinasabi ng Biblia na hindi makakapunta sa langit yung mga tao kahit na namumuhay pa sila ng mabuting buhay. Pero pinaniniwala ng mga tao yung kanilang pag-iisip. Yung mga sumusunod sa kautusan at gumagawa ng mabuti ay siyang pupunta sa langit. Kailangan mo daw maghandog na marami.
Lahat ng ito ay handog sa Diyos ayon sa kaisipan ng tao. Ginagawa nilang magarbo yung paraan ng pag-worship. Iniisip nila na pupunta sila sa langit sa pamagitan nito, kaya nga sa kasalukuyang Christian worship ritual ay binabago upang maging magarbo at sopistikado. Iniisip ng mga tao na sa paggawa nito ay makakapunta sila sa langit. Ang lahat ng ito ay mga handog para sa Diyos gamit yung pag-iisip ng tao. Kaya tila ginawa ng Diyos yung kautusan ng paghahandog sa lumang tipan na napakakomplikado sa ganitong paraan. Ito'y upang ibuod yung kautusan sa paghahandog sa lumang tipan. Merong limang bagay. Yung una ay punong pari na dapat mag-alay ng handog. Sunod, yung punong pari na dapat maghandog ng malinis na hayop na walang dungis o batik. Pangatlo, dapat ipatong ng punong pari yung kanyang kamay sa hayop. Pang-apat, yung hayop na tatanggapin ng pari ay dapat mamatay at magdanak ng dugo. At ang panghuli, dapat kunin ng punong pari yung dugo ng patay na hayop at pumasok sa dakong kabanal-banalan kung saan naroon ang Diyos at iwiwisik ito ng 7 beses. Kung magkagayon ay mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Napakamabusising proseso talaga ito. Si Jesus, siya po ay naparito sa mundo upang hugasan ang ating mga kasalanan. Pagkatapos, hinugasan ba ni Jesus ang mga kasalanan natin ayon sa inaatas na proseso? Kung hindi, maaring naghandog si Jesus ng mga alay ayon sa sariling niyang kaisipan. At hindi ito tatanggapin ng Diyos. At hindi rin mapapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya, ayon ba sa kalooban ng Diyos ang ginawang sakripisyo ni Jesus? Tingnan po natin sa Hebreo. Hebreo, hindi ko maipapakita ang lahat ng ito dahil sa wala na po tayong sapat na oras. Gayunpaman, tingnan natin sa chapter 8. Hebreo chapter 8. Hebreo chapter 8. Tingnan natin kung meron ba si Jesus nitong limang katangian. Sa Hebreo chapter 8 verse 1. Verse 1, ngayon ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito, meron tayong gayong pinakapunong pare na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan. Patuloy ding inilalarawan sa 5 at 7 ng Hebreo ang pinakapunong pare. Meron tayong gayong pinakapunong pare. Sino ba itong pinakapunong pare ito? Si Jesus. Naparito sa mundo si Jesus bilang pinakapunong pare. Kaya nga doon sa Hebreo chapter 3 verse 1, kaya mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, isaalang-alang ninyo na si Jesus ang apostol at ang pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. Si Jesus ang pinakapunong pari. Naparito siya upang patawarin ang ating mga kasalanan. Ang pangalawa, ang pinakapunong pari ay dapat maghandog ng alay sa Diyos. Ano ba ang tungkulin ng pinakapunong pari? Ito ay nasa Hebreo chapter 8. Sapagkat itinalaga ang bawat pinakapunong pari upang maghandog ng mga handog ng mga kaloob at ng mga alay, kaya't kailangan din namang siya'y magkaroon ng kanyang ihahandog. Ang pinakapunong pari ay ang taong maghahandog ng mga alay sa Diyos at sila'y siya'y tagapamagitan sa Diyos at sa tao na humihingi sa Diyos ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng mga handog na alay. Kaya kapag ang pinakapunong pari ay maghahandog ng alay sa Diyos, ay kailangan din niyang nang ihahandog. Kailangan niya rin ng ihahandog. So, balit anong uri ba ng handog ang inalay sa lumang tipan? Ito ay walang dungis, malinis na hayop. Kung gayon, kailangan din si Jesus na may maihandog. Ano nga ba yung inandog o inalay ni Jesus? Doon sa Hebreo chapter 9 verse 23, kaya't kailangan na ang mga sinipi mula sa mga bagay sa kalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay sa sangkalangitan ay sa pamagitan ng higit na mabubuting handog kaysa sa mga ito. Mga sinipi mula sa mga bagay sa kalangitan. Ito'y tumutukoy sa mga handog sa panahon ng lumang tipan. Tumutukoy ito sa dugo ng hayop. Ay linisin ng mga ito, ngunit ang mga bagay sa sangkalangitan ay sa pamagitan ng mayroong tunay na at totoong mga bagay. Ano ba ang mas mabuting handog kaysa dugo ng hayop? Ito po yung katawan ni Jesus. Kaya sa unang Juan chapter 3 verse 5, nalalaman ninyo na siya ay
nahayag upang mag-alis ang mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Doon sa Hebreo chapter 10 verse 10, at sa pamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Inalay ni Jesus ang kanyang katawan na parito si Jesus sa sanlibutan bilang pinakapunong pari at inalay ang kanyang katawan bilang handog sa Diyos at ipinasan ng Diyos ang ating mga kasalanan kay Jesus. Ito yung sinasabi doon sa Isaiah chapter 53 verse 6. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ang kahulugan ng pagpasa ng mga kasalanan. Ito ay upang pasanin ang kasalanan. Pinasan ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan. Ginawa ito ng Diyos at ang hayop na pumasan ay dapat na mamatay. Kaya namatay si Jesus dun sa krus. Pagkatapos ay kinuha ang pinakapunong pari ang dugo at iwinisik ito sa loob ng kaban ng 7 ulit. Doon sa Hebreo chapter 9 verse 14. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Sinabi ng Biblia, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay hinandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Kinuha ni Jesus ang sarili niyang dugo at dinala sa harapan ng Diyos. Kaya nga doon sa Hebreo chapter 9 verse 12, sikat na talata po ito, hindi po ba? Maari ba natin sabihin ito ng sabay-sabay? Hebreo chapter 9 verse 12, at hindi rin sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Siya ay pumasok doon sa dakong banal, minsan magpakailanman, dala ang kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok doon sa bagong banal, hindi nang may dala ng dugo ng mga hayop, kundi ng kanyang sariling dugo. Ang pinakapunong pari ay dapat na iwisik ang dugo ng 7 ulit sa luklukan ng awa. Anong ibig sabihin nito? Sa lumang tipan, ang walang salang hayop ay namatay para sa isang taong kasalanan na nagawa ng mga Israelita. Ito yung ipinagpapatotoo ng dugo. Tingnan din natin sa Hebreo chapter 7 verse 25. Dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Tumayo si Jesus sa harapan ng Diyos, dala ang sarili niyang dugo at ipinakita niya ang kanyang dugo sa Diyos. O Diyos, namatay ako para sa kasalanan nila, namatay ako para sa kasalanan sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng lahat ng mga tao mula sa panahon ni Adan hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya may lakas ng loob na tayong makalapit sa Diyos dahil sa kanyang dugo. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay nakasulat sa Biblia, hindi po ba? Si Jesus ang Diyos at namatay siya sa krus 2,000 taon nang nakakaraan at pinatawad niya ang lahat nating mga kasalanan magpakailanman. Ang katotohanan ito ay nakasulat sa Biblia. Kung gayon, ano ang dahilan bakit nagawa natin itong sampalatayanan? Paano ba ito sa sampalatayanan? May mga nagsasabi na namatay si Jesus para sa kasalanan ng mga tao. Gayunpaman, hindi natin mapapaniwalaan ang sinasabi nila. Pero sinabi ni Jesus na namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan at pinatawad ang lahat kong mga kasalanan magpakailanman. Ang dahilan kung bakit natin ito napaniwalaan ay dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kung wala ang muling pagkabuhay ni Jesus, hindi natin ito mapapaniwalaan. Kaya nga doon sa 1 Corinto chapter 15, kung hindi muling nabuhay si Jesus, kung si Jesus ay hindi muling binuhay, ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Si Jesus ay muling nabuhay, kaya sinasampalatayanan natin ito. Kaya namatay sa krus si Jesus at nabuhay na muli at pinatawad ang mga kasalanan natin sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Kaya makagawa man tayo ulit ng kasalanan na hindi sinasadya, wala namang dahilan na pumunta ulit si Jesus upang mag-alay. Wala nang dahilan. Ano ang ibig sabihin ng walang hanggang kaligtasan? Ibig sabihin, hindi na tayo kailanman papasok sa impyerno. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 45.
Isaiah chapter 45 verse 17. Basahin natin ang sabay-sabay. Ngunit ang Israel ay ililigtas ng Panginoon ng walang hanggang kaligtasan, kayo'y hindi mapapahiya o malilito man hanggang sa walang hanggan. Kayo'y hindi mapapahiya o malilito man hanggang sa walang hanggan. Ibig sabihin, hindi sila kailanman mapupunta sa impyerno. Sinasabi ng Biblia na ito ang walang hanggang kaligtasan. Ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos ay walang hanggang kaligtasan. Ito ay sakdal na kaligtasan. Kaya nga, kayo'y hindi mapapahiya o malilito hanggang malilituman hanggang sa walang hanggan. Malinaw itong sinabi ni Jesus sa pamagitan ng Biblia. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng amaking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Mga kapatid, dahil ang kaligtasan ay sakdal, kaya kung ang isang tao ay makagawa ng kasalanan pagkatapos ng kaligtasan, hindi na sila kailanman mapupunta sa impyerno, subalit may disiplina. Dapat nating matutunan ang tungkol dito sa loob ng church sa ating Christian life. Okay po, dahil hindi sapat ang oras, sa huli ay pag-aaralan natin kung paano mabuhay bilang Kristiyano para sa kalwalhatian ng Diyos. Ganito po yung tinuturo ng Biblia sa 1 Corinto chapter 10. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko ito sa inyo ng maiksi. 1 Corinto chapter 10 verse 31. Basahin natin yung 1 Corinto chapter 10 verse 31. 1 Corinto chapter 10 verse 31. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakaluwalhati ng Diyos. Para saan ba natin ito ginagawa? Opo, dapat natin itong gawin para sa ikakaluwalhati ng Diyos. Kumakain man tayo o umiinom, mga kapatid, kung alam natin na talagang nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian, ay ipinanganak tayong walang kalwalhatian ng Diyos sa mundong ito at ang kalwalhatian ng Diyos ay napanumbalik sa pamagitan ni Jesucristo, kung malinaw natin itong naunawaan, ang buhay natin ay mababago. Ang buhay ng Kristiyano ay may iba. Kaya sinasabi ng Diyos ng ganito, kaya kung kayo man ay kumakain o umiinom, mabubuhay man kayo o mamamatay, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakalwalhati ng Diyos. Mga kapatid, ang kaparehong kaulugan ng mabuhay tayo sa kalwalhatian ng Panginoon ay dapat tayong matakot sa Diyos. Matakot, mga kapatid. Ang salitang ito ay unang naisulat sa Genesis chapter 20 verse 11 sa English version. Nung ibinigay ni Abraham ang kanyang asawa na si Sarah kay Abimelech, sinabi niya kay Abraham, "Bakit sinabi mo sa akin na siya ay iyong kapatid?" Sumagot si Abraham sa lugar na ito. Sila ay mga Filisteo na hindi naglilingkod sa Diyos. Tunay na walang pagkatakot sa Diyos sa lugar na ito. Walang pagkatakot sa Diyos sa lugar na ito. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi natatakot ang mga hintil sa Diyos. Ang mga taong ligtas lamang ang nagagawang matakot at mabuhay para sa Diyos. Sila lamang ang nakakapamuhay at nagluluwalhati sa Diyos. Tanging ang taong ligtas lamang ang nakakagawa nito. At ang salitang takot ay unang isinulat sa Genesis 22 verse 12 sa Korean version. Ito ay panahon kung kailan inihandog ni Abraham si Isaac. Nang inihandog niya si Isaac, sinabi ng Diyos sa kanya, "Ngayon, nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak." Ang salitang ito, kung pag-iisipan natin ang patungkol sa kahulugan ng takot, ito'y nangangahulugan ng pagsunod natin sa salita ng Diyos. Ito yung pagkatakot. Kaya nga, ang buhay na sumusunod sa salita ng Diyos ay taong ligtas. Tingnan natin sa Levitico chapter 19. Para sa tumpak na kahulugan ng pagkatakot. Levitico chapter 19. Nasa Levitico 19 at 25 yan, pero titingnan lang natin sa 19. Verse 2. Babasahin ko po, Levitico 19, verse 2 hanggang 3. Magsalita ka sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyo Diyos ay banal. Ang bawat isa ay gumalang sa kanyang ina at sa kanyang ama at inyong ingatan ang aking mga sabat. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Sinabi ng Diyos na dapat nating igalang ating mga magulang. Bakit ginamit ng Diyos ang mga salitang gumalang na dapat gamitin sa harapan ng Diyos sa halip na salitang respeto?
Mga kapatid, ang taong hindi ginagantihan o ginagalang ang iba na kanyang nakikita, ay paano nga ba kakatakutan ang Diyos na hindi nakikita? Sa unang Juan 4, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umiibig sa Diyos na hindi niya nakikita o nakita. Ibig sabihin, ang taong hindi natatakot sa kanyang mga magulang na nakikita ay hindi maaaring matakot sa Diyos na hindi niya nakita. Doon sa pangalawa, makikita natin doon sa verse 14 ng Levitico chapter 19. Sa verse 14, huwag mong mumurahin ang bingi ni maglagay ng katitusuran sa harapan ng bulag, kundi katakutan mo ang iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Ang salitang katakutan ay tila hindi akma sa pangungusap na ito. Huwag mong mumurahin ang bingi. Huwag kang magsalita ng walang ingat sa bingi at bulag, dahil hindi sila nakakarinig at nakakakita. Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin, huwag nating baliwalain ang iba. Madalas na binabaliwala natin ang mga tao na mas nakakababa sa atin, lalo na yung mga bata, at sinasabi natin, wala kang alam. Madalas nating binabaliwala yung walang pinag-aralan, yung mga mahihirap. Ang tao ay nabubuhay ng ganito ay hindi natatakot sa Diyos. Sa verse 32, basahin natin ang sabay-sabay. Levitico chapter 19 verse 32, titindig ka sa harap ng mga ng may gulang at igagalang mo ang matatanda at katakutan mo ang iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Sinasabi na igalang mo ang matatanda at matakot ka sa Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ang pinaka-basic manner ng tao ay ang igalang ang matanda. Ngunit sa panahon ng mga huling araw ay hindi na ito ginagawa ng mga tao. Sa panahon ngayon, binabaliwala na ng tao ang matatanda at hindi iginagalang. Ang tao ay hindi iginagalang ang matatanda, paano nga natatakot? Paano sila matatakot sa Diyos? Sa 1 Corinto chapter 13, ang pag-ibig ay hindi magaspang ang kilos. Ang pag-ibig ay may mabuting asal. Pero ngayon, lalo pang sumasama at ginagawa ng mga tao ang gusto lamang nila. Ginagawa nilang katatawanan ang mga matatanda. Paano nga matatakot sa Diyos ang mga ganitong tao? Sinasabi ng Biblia na hindi ganito ang buhay ng mga taong lumuluwalhati sa Diyos, mga kapatid. Tayo yung mga taong lumuluwalhati sa Diyos. Dapat nating luwalhatiin ang Diyos. Tayo'y nilikha para sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit ipinanganak na pinagkaita ng kalwalhatian ng Diyos, gayunpaman isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang mamatay, upang muli nating makamit ang kalwalhatian at sa pamagitan ng pananampalataya dito, muli tayong makapasok sa kalwalhatian ng Diyos. Pagkatapos, paano naman tayo mamumuhay hanggang sa araw na muli nating katagpuin ang Panginoon? Dapat nating luwalhatian ng Diyos. Kung paano, anong uring buhay ito? Ito ay buhay na natatakot sa Diyos. Bakit po? Mga kapatid, yung buong katungkulan ng tao, sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ay matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ang luwalhatiin ng Diyos, ito ay ang katungkulan natin, pero hindi tayo nabubuhay ng ganito. Hindi natin niluluwalhati ang Diyos sa parehong paraan. Hindi po ito Christian life, mga kapatid. Pare-pareho tayong nakatanggap ng kaligtasan. Natanggap natin ang kaligtasan sa pare-parehong paraan. Pero bakit magkakaiba ang Christian life ng isa't isa? Magkakaiba ang kaligtasan bang natanggap natin? Hindi po. Ito ay dahil magkakaiba ang pagkakaunawa natin sa kalwalhatian ng Diyos. Naunawaan natin ang bigat ng kasalanan ng isa't isa. Magkakaiba ang pag-ibig natin sa Panginoon, kaya magkakaiba din ang pamumuhay natin. Subalit, ang pinatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Ang mga taong pinatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Jesus, maliit lamang ang nagawa kong kasalanan, kaya hindi mo na kailangan patawarin ang kasalanan ko. Ang mga taong nag-iisip ng ganito ay hindi magagawang ibigin si Jesus ng malaki. Dahil iniisip niya na maliit lamang ang pag-ibig ni Jesus. Iniisip niya na hindi naman siya makasalanan.
Mga kapatid, ano ba ang naunawaan natin? Habang nagbabasa tayo ng Biblia, habang marami tayong nababasa sa Biblia, ano ba yung naunawaan natin? Unti-unti nating naunawaan kung gaano kadakila ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Naunawaan natin kung gaano tayo kamiserabling makasalanan. Paano pinatawad ng Diyos yung ating kasalanan? O Diyos, sino ka ba? Paano mo ako nagawang patawarin? Panginoon, ano ba ang tao upang siya iyong kilalanin o ang anak ng tao upang siya iyong isipin? Ano ba ang nakatagong tanong na ito? Panghuli, tignan natin sa Deuteronomy chapter 12. Chapter 10, tignan po natin. Deuteronomy chapter 10. Verse 12 hanggang 13. Basahin natin ang sabay, verse 12 at 13. At ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo, at tuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking inutos sa inyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti. Sinasabi na tuparin natin ang kanyang utos at mga tuntunin. Bakit? Para sa ikakisisiya natin. Ano ba ang hinihingi sa atin ng Diyos? Matakot tayo sa Kanya at tuparin ang Kanyang tuntunin, hindi para tayo magdusa, kundi para sa ating ikabubuti. Sa verse 20, basahin natin ang sabay-sabay yung verse 20. Matakot ka sa Panginoon mong Diyos, maglingkod ka sa Kanya, at sa Kanya'y matatili ka, at sa pamagitan ng Kanyang pangalan ay sumampa ka. Ibig sabihin ng matakot ka sa Diyos, panglingkuran siya, manatili ka sa Kanya. Ang Christian life ay ang matutunan ng paraan ng paghawak ng Diyos. Ngayon, kung ligtas na tayo, ay dapat tayong mabuhay sa ating Christian life. Kung hindi, hindi natin matututunan kung yung ganitong salita. Kung gayon, matututunan lamang natin ang mga bagay na sanlibutan. Pagkatapos, ang ating puso ay mapupuno ng mga bagay ng mundong ito. At mabubuhay tayo ng buhay na hindi niluluwalhati ang Diyos. Kaya naman, umaasa ko sa nalalabing panahon ay maging makabuluhan ang pagluluwalhati natin sa Diyos. Manalangin na po tayo. O Diyos, salamat po sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa pagliligtas sa amin tungo sa isang nakamamanghang nilalang at sa pagtulong sa amin na makapasok sa iyong kalwalhatian. At sa lahat ng mga Kristiyanong nakapanumbalik sa iyong kalwalhatian, pakiusap, tulungan mo po kami na matakot sa iyo at matupad namin ang iyong mga utos at makapamuhay na niluluwalhati ka hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus. Sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming natitirang panahon. Salamat po at dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal at nag-iingat ng labis. Amen.